Wow! Grabe! Papadali na yung biyahe ng mga tao papuntang Ormoc City. So 20 to 30 minutes na lang yung biyahein papuntang Ormoc. Grabe! Napakaganda pala ng project na ito. Pinubuo siya ng mga dating rebelde at dating supporter na mga tao. Tapos yun, inorganize namin at naging isang organisasyon. Good morning mga kawaray! Welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw, magbibiyahe tayo. Samahan niyo ako. Pupuntahan natin ang New Bypass Road papuntang Ormoc City na kung saan mas papapadali na yung pagbiyahe natin. Aabuti na lang ng 20 to 30 minutes kung dadaan tayo dito. Simula dito sa National Road na dinadaanan natin ay makikita natin yung Welcome to Haro. Yung gagawin natin ay papasok tayo dito sa Bayan ng Haro Leyte. Yan. So papunta ito sa New Bypass Road papuntang Ormoc City. So kailangan mong dumaan dito sa Bayan ng Haro Leyte. Itong tubig naman na ito na nakikita nyo na lumaragasa dito sa Haro Leyte ay nanggagaling dito sa Bukid ng Amandiwin, kung saan ang Bukid ng Amandiwin ay isa sa mga nagsusupply ng tubig dito sa probinsya ng Leyte. So ngayon, dadako na tayo patungo sa Rubas, Haro, Leyte, kung saan makikita natin ang New Bypass Road to Ormoc City. So ngayon mga kawaray, makikita natin, ito yung way papuntang Ormoc City. So dito na tayo dadaan. So dito naman sa harapan natin, kung nakikita nyo, ay meron silang kinukonstruct na tulay. Dahil sa ilalim nito, ay merong tubig na dumadaloy. So paglampas mo ng tulay, makikita mo yung signage nila. Ayan. Na merong Ormoc City. Ayan. Wow! Grabe! Mapapadali na yung biyahe ng mga tao papuntang Ormoc City. Bago natin puntahan yung ginagawang kalsada papunta sa Ormoc City, ay daanan muna natin itong Mountain Spring Resort. Maganda ito dahil kapag ikaw ay magbibiyahe papunta rito, pwede kang mag-dumpfly dito. Ayan. Kaya papakita ko sa inyo kung ano meron sa loob. Pasukin muna natin. Tara! So dahil nga curious ako kung ano ang loob nito, papasukin natin mamaya. Pero bago yan, tanungin muna natin si ma'am. Ano pangalan mo ma'am? Melody Paloma. Melody Paloma. Hi ka muna sa ating mga manonood. Sa ating mga waray na nanonood. So, ma'am, meron lang akong konting katanungan. Sino-sino ang may-ari ng Mountain Spring Resort na ito? So, kami ang nagmamanage ng ano namin, resort na tinatawag na Mountain Spring Resort. Inorganize namin tapos ano, yung napagkasunduan na gumawa kami ng ano, parang resort para merong ipagmamalaki ang mga ano na ang mga dating rebelde na pasyalan or ano ba, paliguan. Ano ang meaning ng JIPWA? Ang JIPWA ay Haro Integrated Peace and Development Worker. Binubuo siya ng mga dating rebelde at dating supporter na mga tao. Tapos yun, inorganize namin at naging isang organisasyon. So ngayon nalaman natin mga kawaray na ang resort na ito ay pagmamay-ari ng mga dating rebelde o tinatawag nating MPA.
na nagbalik loob upang mamuhay ng maayos. So makakatulong itong resort nila na mabago yung buhay ng mga bawat taong nagbalik loob bilang isang dating MPE. Puntahan nyo ito, nandito ito madadaanan dito sa Kampagal, sa Barangay Rubas, Harolete. Sa wakas mga kawaray, nandito na tayo sa pinakadulo ng ginagawang kalsada papuntang Ormoc City. Ayan. So ngayon mga kawaray, nandito si ano pakala mo tay? Edgar. Tatay Edgar. So si Tatay Igar ay may hinihintay na pasahero doon sa kabila ng bukid na iyon. Sabi nila daw, mga ilang minuto sila makakarating dito? 30 minutes daw. 30 minutes, okay. So sa kabilang bukid na iyon ay mayroon ng kalsada. So yung mga pasahero ni Tatay ay tatawid mula sa bukid na yan papunta rito. Kaya naghihintay siya dito. Ayan, tatanungin lang kita. Sa likod ng bukid na yan, ano ang meron? Sa likod ng bundok na yan, pag magbuktas na itong bundok na ito, may kalsada na yan. Tapos na yung kalsada ro, magpunta ng Ormoc. Ah, so ibig sabihin, tapos na yung kalsada sa likod ng bundok na ito. Tapos na po. Tapos, ito na lang yung tinatrabaho nila. Pag na butas na yung bukid na yan, magdudugtong na yung kalsada. Narito, hanggang doon sa likod. Diretso na sa Ormoc. Diretso na yan sa Ormoc. Mga ilang kilometro, dito papunta sa Ormoc yung bibiyahe ng mga tao na magta-travel. Mga konti na siguro, hindi na siguro mga 30 minutes mula rito. So ibig sabihin 30 minutes pwede nang makarating mula rito papuntang Ormoc. Wow. Grabe mga kawaray, no. Napakadali na yung pagbiyahe niyo dito. Kung dadaan kayo dito sa Harolete at ito yung babaybayin niyo, pag natapos na yung hinuhukay nilang bundok at may dugtong na sa kabila yung kalsada dahil sabi ni Tatay kalsada na yung likod dito, tapos na. Pag nadugtong na ito, so 20 to 30 minutes na lang yung biyahein papuntang Ormoc. Grabe, napakaganda pala ng project na ito. Susubukan ko sa inyo ipakita mga kawaray yung nasa likod ng bundok na ito. Tara, puntaan natin. Mga kawaray, maraming salamat sa pagsubaybay nyo. I hope nag-enjoy kayo, nakita nyo yung bagong bypass road papuntang Ormoc City. So mas mapapadali na yung ating pagbiyahe. Susubukan ko sanang papuntahin doon yung drone ko sa likod ng bukid na yon. Kaso na-reach na yung maximum limit kaya hindi na siya makatawid papuntang kabila. So sa kabila ay may kalsada niya. Delikado kasi sa amandawing na yan, inihigop yung mga bagay na nakakatapat sa bundok na yan. Kaya hindi ko na sinubukang patapatin pa yung drone doon. Kaya I hope nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa subaybay. Kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. See you again sa aking next na biyahe. Let's go!